welcome back to my channel. And for today's video, super excited akong itry tong product na to. And this is the Fenty Beauty by Rihanna Foundation. Ayan, this is the most rave foundation as of now sa YouTube world and Facebook, Instagram. Itong pinag-uusapan. Foundation pa lang nila yung binili ko kasi ang mahal yung iba. So, itatry ko pa lang kung magugustuhan ko yung brand. And titingnan natin kung worth the price ba. So, this is the Fenty Beauty Foundation. And I got the shade 230. This foundation has 40 shades. So, for sure, merong shade na magmamatch sa skin tone nyo. So, this is what it looks like. Very nice yung packaging niya and simple lang. Ang ganda tignan. This is available at Sephora Philippines, so super dali na maka-avail nito. May cash on delivery and free shipping pa above 1,300 pesos. This is not sponsored, I'm not sponsored by Sephora or Fenty. I bought this with my own money. So, itatry natin siya today and titignan natin kung maganda ba siya sa Filipina skin. Ayan, so nakalagay, shake well. And, tatry muna natin sa hands. So, ayan siya, hindi siya ganun ka-thick. I think okay naman yung shade na napili ko. Medyo match naman siya sa skin tone ko. So, I'll use a brush on this side and a sponge on this side para makita natin yung difference. Ayan, medyo light pala siya ng konti pero sabi kasi nila nag-oxidize daw to. So, let's wait kung magsasettle siya sa color na nagmamatch sa akin. Pero, I like the coverage. Natakpan niya yung mga pimple marks ko and etc. etc. And nag-blend siya sa skin ko very nicely. So, let's do the other side with a sponge. Ayan, so dito sa side na to, I used sponge. Parang mas okay siya kasi parang mas match siya sa skin tone ko. Kesa dito, kasi yung brush hindi naman siya nag-absorb eh. So ito, unti lang yung napupush niya sa skin. So, mas maganda pala yung sponge. Ito kasi parang masyadong maputi, masyadong marami yung na-apply. Pero maganda yung coverage sa side na to. Ayan, parang mas okay yung side ng sponge kasi tiyan nyo, parang mas pantay yung kulay niya sa katawan ko kaysa dito kasi maputi siya eh. So para sa akin, much better gumamit ng sponge kaysa sa brush. Ayan, tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be right back. Ayan, so I'm done with my makeup and ito na yung finished look. It has really nice coverage which I love and hindi na ako nag-concealer kasi natakpan naman niya yung lahat ng blemishes na gusto kong matakpan. So, it really has nice coverage and buildable siya. Kung mas gusto nyo pa ng mas full coverage, pwede mo siyang i-build up. Parang similar siya ng consistency ng L'Oreal Pro Matte Foundation. Pero, yung Fenty kasi parang mararamdaman mo talaga na mas high-end brand siya. Pareho silang runny na consistency. This blend so nice on the face. Hindi siya cakey, hindi siya heavy. So, totoo yung sinabi niyang lightweight. And also, yung coverage talaga, ang ganda ng coverage. Nakatipid ako sa concealer kasi hindi ko na kailangan yun. Hindi nakita yung mga blemishes ko. Mabilis siya mag-set. So, pag nilagay nyo siya sa face, i-blend nyo na agad para hindi magkaroon ng mga weird na marks. And yun, kahit na huwag nyo nang iset ng powder, pwede nyo nang i-leave as is yung foundation. Pero kung mas gusto nyo mas matte pa, lagyan nyo ng setting powder. As of now, I am liking this foundation. And later, mag-check in ako. Titingnan natin kung maganda pa ba siya sa face ko after a few hours. Ayan, so 6 hours na yung nakalipas nung in-apply ko siya. And medyo nag-crease na siya sa mata ko. Ayan, dun sa folds ng mata ko. Kung nakikita nyo. And also dito sa may gilid ng nose. Pero overall, hindi pa naman ako naguhulas. And okay pa siya tignan.
hindi pa ako nag-oil up. So, final thoughts about this product. I really love the coverage. Super ganda niya sa oily skin kasi never ako nag-oil up. And ang ganda ng blendability niya. Parang nagiging one talaga siya sa skin mo. May mga minor issues ako. Nagsisettle siya sa mga fine lines ko sa eye folds ko. Pero okay lang kasi hindi naman halata. And overall, ang ganda niya tignan. So, I really love this foundation. Kung may pambili kayo ng foundation na to, huwag na kayo mag-hesitate. I-try nyo kasi maganda talaga. Pero kung natitipid kayo, maraming alternative na foundation para sa inyo. Yun nga yung L'Oreal Infallible. So that was it. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!